Ito kayang Magnolia Chicken Templados ay handa nang i-trade itong si Gio Halalon. Sa ngayon kasi alam natin Magnolia ay gustong kumuha ng isa pang scorer para tumulong dito kay Paul Lee. At ang isa sa tinitignan nila at yung pinaka-practical na option ay si Shawnee Winston. Dahil alam natin si Shawnee Winston, in-offer na ni Coach Aldin Ayo para sa mga teams na interesadong kumuha sa kanya. Hindi na sikreto ito. Available for trade si Winston, nandun na lang sa mga teams kung sino ang pwede nilang ipalit. At sa tingin ko dahil syempre unang-una itong convert siya independent team kaya hindi po pwede na lopsided trade. At tingin ko pwedeng i-offer ng Magnolia dyan ay si Gio Halalon. Dahil ito si Halalon ang laro niyan para si Alex Tacton. Two-way player, may opensa at may depensa at yan ang gusto ng Converge. Nakita natin binigyan ng contract extension ito si Alex Tacton. At kung magkakaroon ka ng isa pang Gio Halalon, parang Alex Tacton din ang laro niyan. So sigurado na gugustuhin niya ng Converge Fiber Xers. Kaya sa tingin ko po pwede yan. Actually, pwedeng maging apat na players ang involved dito. Pwedeng i-trade ng Magnolia si Gio Halalon at si Calvin Abueva dito sa Converge. Kapalit ni Shawnee Winston at ni Gio ang Bohot. Sa ngayon kasi mukhang balanse naman yung trade na yan kung sakasakaling mangyari dahil sabihin na natin na pagdating dito sa Ambohot, Abueva, makakalamang ang Magnolia pero hindi rin natin maitatanggi na ang Converge talaga gustong makuha ito si Calvin Abueva at willing daw sila na mag-trade ng mga players para dito. Kaya sa tingin ko ay po pwede yan. Kung hindi man yung Abueva, Ambohot, itong Gio Halalon for Shawnee Winston ay balancing trade yan at parehong makikinabang yung mga teams. Ang tanong na lamang ay kung papayag ang Magnolia na bitawan itong si Gio Halalon dahil matagal na itong parte ng kanilang rotation. Yun nga lang, kung hindi pa rin sila mag-champion ngayong conference, baka kinakailangan na talaga na magkaroon ng total revamp para dito sa Magnolia Chicken Templados. Sinabi ni Coach Yeng Giao na kinakailangan ng makinig ng PBA pagdating dito sa mga hinaing ng mga fans. Dahil nakikita na raw natin yung problema. Natatandaan ninyo, kailan lang itong Labor Day special ng PBA. Namigay na nga sila ng mga tickets pero hindi pa rin mapuno itong napakaliit na Field Sports Arena. Ibig sabihin, ang PBA ginawa na nga doon sa maliit yung venue. Hindi pa rin nila mapuno. Namigay na nga ng ticket, wala pa rin kumuha. So nakita na natin ang problema dito ng PBA. Unang-una kasi, napanggit na natin yung sa mga lopsided trades. At yung pagiging predictable ng liga, alam mo na kung sino maglalaban sa finals. Pangalaman nagiging problema ng PBA ay yung schedule ng laro. Masyadong malaking pagitan. Una 4:30 yung unang game, tapos yung second game minsan 7:30 o alas 8 na ng gabi ginagawa. Kung manonood ka ng main game, anong oras ka na makakauwi? Matraffic pa. At bakit ka magpapakahirap ng ganoon kung pwede ka namang manood ng sa TV o kaya sa online? Ang problema pa yung TV schedule ng PBA ang pangit, palipat iba-ibang channel, iba-ibang cable networks kaya yung mga fans hindi malaman kung saan manonood. Mayat maya nagpapalit pa ng istasyon. Kaya ayan ngayon ang problema ng PBA. Kinakailangan din nila syempre tignan yung sitwasyon na yung ibang mga teams yung ibang mga sports nagiging mas popular na dahil sila ay nakapupuno ng mga venue nakikita natin at maski na sa social media. Mas marami silang nadodraw na atensyon. Kinakailangan ayusin na ng PBA ito at ayon dito kay Coach Yeng Giao, ang dapat gawin dyan ay ayusin yung tinatawag na parity o yung fairness sa PBA. Dahil kinakailangan mo lang naman tignan yung lineup ng San Miguel, Ginebra, TNT at Magnolia na nakita mo naman na yung salary cap ay hindi nila sinusunod. Kaya iyan ang nagiging problema kung bakit mas nakalalamang sila kumpara dito sa mga independents.
Thank you.